Hello, Social Studies Major Balian. Ito po yung part 2 ng ating curriculum guide. Bali, discuss na natin, di ba? Continuation lang to, although mabilis lang naman talaga dapat. Bilang ng oras sa pagkatuto, bali, ito yung mga nakalagay na, ito yung sinet na po ng mga curriculum planners. Kaya, papasin nyo, yung curriculum guide sa part 1, no? Teka lang. Ito talaga ay made ng curriculum planners or designers. Yan. Basta na ba tayo? Yan. Hi! Bali, ito ang continuation natin ng curriculum guide. Bali, aramin mo natin yung bilang ng oras. At sa tingin ko, nag-junior high din naman kayo at nag-senior high gamit ang ito yung mga sumusunod na ano, na prescribed schedule para sa kanila. So, focus tayo para sa grade 7 at 10 sa junior high. Papansin nyo siguro, nung junior high kayo, yung K-12 graduate, 3 hours per week. 3 hours per week. Tapos, yung 2 hours remaining ay napapapunta sa ESP. Kung tandaan ninyo, ha, kung graduate po kayo ng K-12. So, doon po yun. Yan. Okay, naglalakad lang ako sa senior high kasi may maraming trabaho. Bali, 7 to 10, tandaan nyo ito, 7 to 10 ay 3 hours per week. Yung allotted po sa atin, no? Okay. Bali, scroll down ko na. Yan. Bali, tutungo na tayo sa... Ito pa po na muna yung mga panimula. Paman tayong pagkatuto. Ha? Ito yung description, ha? Description ng subject. Let's say, sa grade 1, na ipamamalas ang kamalayan pag-unawa sa sarili hanggang sa describe niya yung buong totality ng subject. Ha? Description siya. Papasin nyo naman, dito naman sa unang column natin, yung nilalaman. Ayun siya. Tandaan yun, ha? And then, paman tayong pang nilalaman, content standard. We will discuss this thoroughly. Pamantayan sa pagganap, performance standard, at pamantayan sa pagkatuto. Ito yan. Meron pa yan. Teka lang. Yan. Bali, ito yung code. Sa dulo lang naman to, kailangan. Okay? Papansin nyo. Okay, balik. Yan. Nilalaman content. Meron tayong content. Nakalagay na rin yung quarter, ha, yung period. Pamantayan pang nilalaman, pamantayan sa pagganap, pamantayan sa pagkatuto. Yan, nasa na tayo? Wait lang, yan, nahagip pala siya. Yan, pagkakilala, yan, nasa second quarter na tayo. Second quarter, kailangan mag-tour lang muna tayo, kailangan ma-familiarize muna tayo sa mga terms. Key terms, mga keywords pagdating sa curriculum guide kasi ito yung sabi nga nila tinatawag itong curriculum guide na Holy Grail, ha? Kumbaga kung may Bible yung mga kung may mga Bible o mga blueprint yung mga ilang professions, bali ito yung magiging Holy Grail natin or pattern natin or mismong guide natin sa paggagawa lahat ng learning materials pagdating sa basic education. Okay? Hi again. Bali ito na yon, nag-sip lang ako. Diretso na kagad ako sa grade 7. Okay? Tour tayo. So, sa grade 7, meron tayong Araling Asyano. No? So, I think nung kay grade 7, ano pa siya? Philippine History. So, dito, sa grade 7, ito na yung mismong prescribed subject para sa grade 7, Araling Asyano. Then, yun pa rin, description natin sa taas, paman tayong panglalaman. Nakahara ang mukha ko. Yan. Na ipapamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kamalayan, sa geografiya, kasaysayan, kultura, lipunan, hanggang sa matapos sa mga hamon ng Asya. No? So, ito yung nilalaman. Pamantayang pang nilalaman or content standard, pamantayang pagganap or performance standard, pamantayan sa pagkatuto at code. Ha? And then, learning materials, papasin nyo, teacher nang bahala dyan. Teacher dapat ang mag-aalat niyan. Okay, sa nilalaman naman, bali, content, ito mismo yung dapat, ha, at meron ang mga textbook or mga learning materials na
na mga content or mga paksa na naka-indicate. Kasi nga, kaya nagkaroon ng content ay natural nga, no? Sabi ko na nung part 1, nung wala pang K-12, kanya-kanya, iba't ibang textbook, iba't iba ng content. Na? So, next is content standard. Yung content standard naman or pamantayang pangnilalaman, wide scope siya ng subject na kung saan ito yung ine-expect. Ha? Ito yung ine-expect or maaaring instruction doon sa content. Ha? Tandaan nyo. Ayun yung po yung tinatawag ating content standard. Ibig sabihin, ito yung basis or standard para sa content. Ha? Yan. Whereas yung performance standard, yan, ang mag-aaral na malalim na nakapag-uugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran ng tao sa paghubog ng sinaunang kabias ng asyano. Pag sinabi naman performance standard, naka-indicate mo dito yung instructions kung paano yung assessment and then kung paano yung activities and performance na gagawin ng mga mag-aaral. Ayun po yung performance standard. Again, so ang given na dito ay lahat yan, given na lahat yan ng DepEd. Nasa atin pa rin teachers, ha? Nasa atin pa rin teachers kung paano natin aayusin lahat ng content standard and even yung performance standard. Ibig sabihin pala niyan, pag gumawa ka pala or nagturo ka pala, kailangan meron tayong yung content standard na ipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao, yan, kapaloob dapat doon. At performance standard, nakapag-uugnay-ugnay sa bahaging ginampanan. Well, in a bigger picture, maaaring sa content standard, nakapattern talaga lahat dito ang performance o lahat ng gagawin ng mga bata. Where to be specific, ito yung tinatawag nating pamantayan sa pagkatuto. Pero hindi pa to objectives mismo, ha? Hindi pa po ito objectives or layunin. Yung pamantayan naman po sa pagkatuto, ito naman po yung guidelines mismo, ha? Ha? That will set na kailangan before or bago matapos or pagkatapos ng content standard, performance standard, kailangan lahat nalilang na, ha? Nagampanan na dapat itong mga learning competencies. Let's say, ang topic natin ay konsepto ng ASHA. Ano ba ang ASHA, di ba? So, nakalagay din yung content, ito yung performance, and then yung learning competencies. Yung learning competencies naman, ang nakalagay sa kanya na learning competencies ay napapahalaga ng ugnayan ng tao at kapaligiran. Maaari yung content dito ay nakakapaggawa sila, ha? O kaya na-appreciate nila yung iba't ibang kultura or iba't ibang geografiya mula sa iba't ibang bansa na mula sa Asia. O let's say si teacher ay nagpagawa ng letter or open letter para sa mga estudyante kung paano nila napapahalagahan ang ugnay ng mga tao at kapaligiran. Ganon. And then, lahat ng yan, pag natapos na yung mga learning competencies na marami ito, depende sa topic, ngayon, yung performance standard, ano ba yung malalim na nakapag-uugnay-ugnay? Maaring in general, pag natapos na mismo yung content, ang performance standard dito ay maaari silang magkaroon ng role-playing, magkaroon sila ng mini-museum, kailangan mapag-ugnay-ugnay lahat ng content, pati nung mga learning competencies na natutunan sa buong week na yon or sa buong quarter. Ha? Nakukuha nyo ba yung thought? Next naman ay itong code. Bali itong code na to, may meaning naman to, pero ang purpose lang naman ito ay para ma-link mismo sa curriculum guide. Yan, AP7, aralin pali po ng 7, HAS. Ano po yun? Ayun po yung topic sa quarter. Ano po yun? Ito yun. HAS. Ha? Acronym lang siya. And then first quarter, first week, ayun. One. Let's say siya ay ano? Nasa content standard, nasa unang markahan ang ibig sabihin nun. 1.1 yan, dere-derecho. 1.2, okay. Yung letter, ayun yung week, ha? Week yon.
Kaya sa ibang, sa public schools kasi, meron silang budget of work na tinatawag. Okay? Hindi mag-alala. Alam ko nahihirapan pa kayo kasi malawakan kasi to eh. Kaya kailangan mag-tour muna kayo hanggat maaari. I-download nyo na. Kung na-download nyo na, i-quick preview nyo na. Nasa page 66 ako para sa junior high na kaagad tayo. Ha? Yan. Ilang memory na kaya, are? Yan. Bali, mag-browse na muna tayo. Sa grade 7 muna to, ha? Yan. Likas na yaman ng Asia yung content. Yaman ng tao. Yan yung mga content. Yan, second quarter na tayo. Pasyalin nyo lang. Kasi ang thought natin dito, ang curriculum guide, katulad ng sinasabi ko po ulit-ulit, guide, at bawal tong bawasan. Ha? Nasa atin pa rin kung alin ang uunahin natin dito, ha? Maaring ipag-merge natin to katulad nitong learning competencies, ang dami, di ba? Hindi naman kayang gawin. At yung performance standard, parang hindi naman kaya kasi pag minsan nabagyo, walang pasok, o kaya kung nangyari sa school, hindi naman lahat nagagawa yung mga performances. At at the same time, sobrang daming performances sa iba't ibang subjects, di ba? So, ang malaga, pwedeng ipag-merge to, i-combine. Ha? Pwede rin mo rin dagdagan yung content. It's up to you. Depende sa timeline ninyo. So, yun lang muna para sa ating part 2. Thank you. Bali, i-browse nyo muna ang curriculum guide. Kailangan, mga kabisado muna natin, ha? Mag-tour muna tayo sa curriculum guide para utay-utay tayong gagawa ng learning plan. Ha? Thank you.